Bro, Jab, ito yung video na makakatulong din sa inyo, lalo sa hukay mo dyan. Sundin mo lang itong pattern ito kung naghanap ka sa target na medyo mababaw. Kasi nandito ka sa hukay mo ngayon, itong tips sa tandaan nyo kahit paano makapagbigay ako ng eksaktong idea sa inyo. Naka-code 5 ka, nandito ka sa butas mo, ngayon nahanap mo yung target mo na makahanap ka ng deposit na mabababaw o target natin sa ibang load sa ibang direksyon. Ito naka north, yan, east, west, south. Ngayon, ganyan yung direksyon dapat yan, magaganyan, yan. So, ito yung area na to, ito yung 45, tsaka 45, yun, mahati-hati sa 45 yan eh. Yan. Ngayon, ang tips ko na ibibigay sa'yo, kasi bisa pag-aaral ko sa ganitong uri ng baon, nandito ka. Itong tips niya, kaya sabi ko na every direction, magka-ating ka dyan, yan o, yan. Ayan, yung tawag niyan ay distance. May tinatawag kami na distance yan na kung hindi mo makuha dito sa ito na direction, ay ito na distance, meters ha, biling natin meters kasi misli talaga ang Hapon, ilan lang sila gumagawa ng ano na pattern na sa pag sinabing surface, ginagamit talaga nila as meters. Pero pag down, deep, feet ang gamit nila. Yun ang ano niyan. So, bihira lang din gumamit ang GIA na feet ang surface. So, meters, mostly meters karamihan. Ngayon, ito, dating mo dito, itong direction na to, yan, tinatawag yan na double compass. Yan ang pattern na yan. Simula dito sa ano, kasi dito yung target mo, naka-north naman tayo tabag ano, kasi yung gamit ng Hapon, may iba din na from western, ginagamit nila east, pero ilan lang din sa Hapon gumamit ng doon, kaya iba nakakalito. Ang direction na ito, ito ang tinatawag na ito is 45 degrees. Ito ang tinatawag na 315 degrees. Ito ang tinatawag na 225. Ito naman ang 135. Sa 135, maghanap tayo ng ano, ng ibang spot. Simula dun sa code 5. Unahin mo talaga ito. Itong bakasimot na ito, itong 315 at saka 135, ito yung unahin mo. Kasi mostly ito yung baon ilagay nila na medium. Ang medium area yan, medium. Ngayon, simula sa code 5, magbilang ka lang ng 2 meters. 2 meters. Tapos 2 meters. 2 meters. Kaya kailangan natin ng secondary na detector. Any kinds of detector. Basta makadetect lang siya or ilrad. Kung bihasa kayo sa ilrad gamitin nyo or tapos 1. Kaya kailangan natin ng kagamitan dyan kung mag-twist tayo. Sa kapag nahanap tayo ng detection, saka natin itis dig from 2 feet to hanggang 6 feet. Pag walang makuha nyan na STM o hindi galawang lupa, yung tinatawag na backfield, huwag na ipatuloy, another ka naman. Takbo ka naman dito. Pag wala, ganun pa rin takbo dito. Hanggat makasapol ka, pag meron ka kasing makuha nyan, minto si, iyan ang spot. Kasi galaw at saka may coordinate ng mga hiding trail tulad ng mga banga, mga iba pang kinds of mga materials na hindi nang bulok, like bakal, iba pa plastic na matagal na bubulok. Hindi man bulok, may mga ibang ginagawa ng nilang program na mga bato na ginawa nilang hugis. So, yan ang pattern yung tandaan natin. So, ito lang muna yung paano ko. Huwag muna itong gumalaw sa ditong area na to. Mostly kasi mga, ano to eh, itong area na to, ito yung tinatawag medium. Ito yung small. O small to GE. Ito medium. So, yan sekreto. Ngayon, since na nandito ka para sa akin, huwag ka muna maghanap dito. Kasi maawala ka sa focus mo dito. Kasi nandito na eh, nakit na ano ko, sobrang laki ng deposito. Kaya lang, pahirapan ka dyan kasi tubig.
kalaban, pero napakalaking deposito. Maabot ka dyan ng sa detection ko kanina sa aura system, ginamit ko yung universe. So, talagang bumigat ang ulo ko at saka mata ko. Nanginginig yung ano ko. So, kung hindi makuha mo yan sa, kasi nasa ano ka ngayon, 50 plus o 70 ka na ngayon. Ang, kung hindi mo makuha yan sa 120, papasok yan sa 141. Kung hindi mo ka sa 141, pasok talaga sa 180 degrees. Ah, sa 180 feet. Tugma yan sa 180 degrees. Kasi, ang HTM, nakita ko, o hidden trail, nagpapahiwatig siya na malaki ang TBL, ginawa. So, tapos, nakadikit ka na sa trap. So, ngayon, ang gagawin natin, pundok kailangan, kailangan talaga yan. Hindi lang pwedeng sa akin yun kasi nasa bahay mo. So, ang gagawin mo ay kailangan dagdagan ng mga gamit hanggat makuha yan. Kasi, andyan eh. Andyan mismo. Kalat lang ang pagbaon. Hindi yung iba kasi na baon pag ganun-ganun. Ang baon mo, nag-scattered. Na ganun. Kasi kaya nga may signal lang ganun ang marker na ganyan ng signal mo. Yan ang signal lang. Nakuha mong marker. Pag ganyan. Yan, na ganyan. Ito, three kinds of meaning yan. Stair step, cover, distance. Yung ano niya, signal lang yan eh. So, wall type. Tapos meron pa akong nakita dito ng scorb nun. Yun yung pahiwatig sa trap. So, mag-ingat ka kasi nakadikit ka na sa trap. Kaya malakas na yung tubig mo. So, yun lang. Maraming salamat sa ano. Ito lang, hanggang dito lang muna tayo. Kasi may gagawin pa ako. Medyo busy. Actually, magpaano ko ngayon? Siguro, hinintay ko na lang yung padala sa akin na masahay para wakto field na ako. Uli. So, dun sa ano naman, dun sa kabila, Brad Manos, ala ka muna dyan. Sinabi ko na sa'yo, itugyan ako na si Muhang Iriana. Basta, importante, magtuloy-tuloy tayo hanggat ibigay sa atin ang tamang panahon ng Panginoon ang inam natin. Kay prayer, before and after sa magtrabaho, huwag walain yan. Kailangan dasal, kasi yan ang signal natin, yan ang kalooban natin. Dyan, hindi makapasok pag ang prayer, nandyan. Hindi makapasok si Satanas dyan. Panglin lang yan, lalo mga bantay nga mamasasama. Hindi makapasok dyan. Basta always prayer kayo. Tapos, bawat isa ay tulungan nyo magdasal, tapaliwanag, para hindi sila mismo ang pasukin. Ano? Kasi iba-iba ang ano ng tao, reyahan sa tao, iba-iba ang pag-ugali. So, nagdipindi niyang kung gano'n sila, kung gano'n sila kahina. Kasi sa oras tayo ng retrieval, number one prayer yung gulain yan. Kasi ang hinahanap natin, ugat ng kasamaan. Ugat ng kamatayan. Kayamanan, pag ginamit mo sa mabuti, mabuti. Pag ginamit mo sa sobrang masama, wala ka na kalalagyan dyan. Kaluluwa mo, wala na ka nalagyan dyan sa, ano, sa teritoryo, yung sinasabi, kaharian ng Diyos. So magpatuloy tayo, alang-alang si kabuti sa ating kapwa. Dasal talaga, pag nyong walain yan, ang prayer, dasal kayo. Hingiin natin sa Amang Diyos, mula sa Ama, Yahweh, hanggang doon sa kay Jesus, hanggang kay Inang Birhing Maria. Kasi si Jesus, hindi magiging pinanganak na tao, ano nagpakatao kung wala si Inang Birhing Maria. Inano ng ano. So, ang Ama, simula tayo sa Ama, Anak, Spirit, o. Yan tinatawag natin na ano. So, itong tatlo na yan, kung sa lihim, mahirap yan ano yung lihim. Minsan, sabihan na kami ng mga baliw eh. Pero, inaaral kasi namin ng lihim. Kaya doon na namin natuklasan yung bagay na yan. So, may nakalagay din sa Psalms, hindi ka makakyat sa taas sa aking Ama kung hindi ka dumaan sa akin bilang anak. So, nandun yun. Kaya nga may ibang tinatawag na Trinity. Pero maraming kahulugan ng Trinity. Sobrang laki ang kahulugan niyan na hindi natuklasan ng karamihan kasi nga Bible lang palagi ang ano nila. Pero ang iba, nandyan naman sa Bible din nakalagay. Madasal din. So, yun lang guys. Maraming salamat. Good luck. Happy hunting. Keep the good work.
tuloy-tuloy lang, huwag pawala sa pagdarasal. Sayonara, bansay.